Pero so, si Maymay Entrata, kinapagaling sa'yo. I love that girl. Like, no, sobrang, well, ako kasi I don't think of her as a comediante. I think of her as a big star. Oh, she's got 1 million na followers ng bata or more pa nga yata. Pero, I sobrang, ano nga, sana ako nagpa-pray na may coming project together na maging mama niya ako or ate niya ako. Kasi, talagang kitang-kita mo talaga, kahit ako, kitang-kita ko yung pagkakahawig namin. In fact, like, ang ginagawa ko sa Instagram ko, tinatabi ko yung mga pictures namin na magkamukha kami. Tapos talagang tuwang-tuwa yung mga fans niya tuwing pinupost ko yun. Tapos minsan nag-meet kami, finally, sabi ko, oh my God, kamukha nga kita, nakita ko siya. Tapos sabi niya, Ate Giselle, alam mo ba, idol na idol kita, ganyan-ganyan. Tapos, nag-uusap kami sa Instagram. Tapos, wala lang, tinry ko lang. Sabi ko, Mai, baka pwede mong batiin yung lola ko. Kasi tungtuwa yun sa'yo dahil naalala nga niya ako sa'yo. Tapos, binati niya agad. Wala pang siguro 10 minutes. Diba, syempre, kung busy kang artist, ay mamaya na yan. Pati-batinin. Pwede naman yan after 2 weeks or something. Pero siya, 10 minutes after, meron na siyang greeting. So, nakikita mong napaka, kumbaga, ano pa rin siya, grounded. Oo, tsaka madaling abutin yung bata. Hindi siya yung, ano, hindi siya yung superstar, ano, napaka-humble, napaka-godly, tsaka, ano, talagang ano siya, yung good model, role model ng kabataan. Gwapo-gwapo pa nung ano niyan, si Edward, yung kanyang love team. Sana magkatuluyan sila para maganda yung anak nila. Pero wag muna kasi bata pa sila. Ganun niya, parang ganun. Ano? Naging fan ganun niya. Oo. Nakakatawa kasi sabi niya, fan ko raw siya. Well, ako rin fan niya. So, the feeling is mutual. Sobrang love ko yung bata ko yun. Sobrang. Anong pwede mong i-advise sa kanya? At siyempre, ikaw, nandun ka na, nakita mo rin yung sarili mo sa kanya. You keep up your very good attitude na mapagmahal sa fans, na mapagmahal sa pamilya. Alam ko, ikaw ang inaasahan ng pamilya mo, kaya huwag kang mapapagod. Huwag kang mapapagod magtulungan sila. Dahil mas mabuti ang kamay na nagbibigay, di ba? Mas gugustuhin mo sigurado kung ang kamay na magbibigay ka versus ikaw yung humihingi, di ba? Ituloy mo lang yung pagmamahal mo sa fans mo kasi mahal na mahal ka nila at talagang nararamdaman ko mahal na mahal mo sila. At yan, yung ugali mong pwede kang maabot ng kahit kanino, kahit ako. Pag may binabanggit ka sa Instagram, sumasagot ka agad. Alam mo, yung mga sagot mong ganun, it means a lot to us already. I love you so much. I'm such a great fan of yours. And sana nga magkaroon tayo. Yung pinipray mo nga. Sa pinipray ko rin na magkaroon tayo ng project together. Maybe I can be your mom or your big sister. So that's your parang dream role para sa pagkikita nyo together. Or pag, yeah, that's one of my ano. One of my prayers na parang sana magkaroon kami ng project na itong bata to. Kasi she's really a good role model to the youth. And tuwang-tuwa talaga ako sa kanya. Sobrang tuwang-tuwa ako sa bata. At saka ang ganda rin kasi parang tayo nagsasabi na pag-iinom, diba? Kaya natutuwa ako kasi ano, tsaka ano siya, hindi siya yung, diba, parang hindi siya yung tipong, I want to establish my own self, ganyan-ganyan. Hindi, parang sasabi niya, ayoko nga, no? Parang, gusto ko si Ate Giselle. Kaya talagang mahal na mahal kita, girl. And be a good, just keep up the good work because